So, what's up mga kuys? So, welcome back to my channel. Ngayon po gagawa tayo sa simpleng gupit gamit po yung fake na wall blade. Takits! So, welcome back. So, bago natin simulan yung ano natin, episode na to, gusto ko munang batiin yung bago natin subscriber kasi nagpapabati siya, nagpapashoutout kasi bro-tiro niya. So, welcome to my channel, Mr. JV EPE or EP. Happy birthday to you. Salamat sa pag-subscribe. Sana good luck sa'yo at sana may matutunan ulit sa channel ko at manood ka pa ng ibang video. Marami ka matutunan sa YouTube. Gaya ko, sa YouTube lang ako natuto. So, hanggat di mo sisimulan, hindi ko matututo. So, good luck sa'yo. Happy birthday ulit, Mr. JP EP. So, ngayon, sinimulan natin yung gupit gamit ang number 2 guard. So, gagawa lang tayo ng paper all sides. So, simple lang yung gupit na ito. Basic. Napaka-basic lang po nito. So, number 2 guards. Yung i-blend natin. Tapos, ayusin natin yung beard, yung balbas, na line up natin. Then, yun lang naman kasi yung gusto nyo. Yung sides lang. Kasi nagpapahaba siya ng medyo ng buhok. So, ganun lang yung ano niya. So, kung mapapansin nyo, meron tayong ano, action camera sa ano, sa ulo. So, tinry natin kumuha ng top view or yung kung ano ginagawa ko kasi medyo matagal ang processing. So, kaya yun, sa intro ko lang pinakita yung ano, yung sample. So, hindi na siya updated yung medyo luma na yung GoPro ko. GoPro number, na, Europe number 3 pa yan. So, hindi na ganun kaganda yung quality ngayon. So, pero tinesting lang po natin. Pero medyo matagal i-capture yung video natin. Hindi na natin sinabi yung buong video na ginamit ang aking GoPro. So ngayon after after natin matapos yung mga sides gamit yung number 2 guard, so gagamit tayo ng isang clipper ko para i-blend sa top layer. So yan, sinusplay lang natin yung buhok tapos yung mga lumalabas na buhok yun yung clipper agad po natin naalis natin. So yung position ng yung or angle ng supply niya is yung kung saan magiging kwadrado yung shape ng buhok niya. So after natin makuha yung tamang angle kasi masisilip niyo naman yan kung nakuwari gumawa ka ng kamali kayo ng angle ng gamit ng clipper over kung pag sinilip niyo sa salamin, iniharap niyo yung kliyente niyo sa salamin, sinilip niyo sa hilid at may nakalawit na mo, ibig sabihin medyo sobrang decline yung ano, yung tube na ginamit niya. So dapat medyo i-squala niyo para medyo pantay yung sa gilid. So makikita niyo naman sa gilid pag iniharap niyo sa salamin niyo para nakalawit ang look. So, ibig sabihin, kailangan nyo mag-adjust ng supply para ma-squala yung look. So, pagkatapos natin yung clipper overcomb, lilinisin na natin ng konti yung mga ano, gamit ng scissor overcomb technique. So, susuklayin natin yung buong buhok kung saan tayo natapos mag-taper. So, number 2, then, iaangat lang natin yung supply pagkataas. Ayun, so yung magiging guard ng supply is kung saan kayo nag-stop ng clipper guard. So kung saan kayo nag-stop ng taper, doon yung sisimulan pataas yung supply. Then kung may sasamang buhok, ibig sabihin yun yung mga gugupitin natin. Patuloy lang po yan sa ano, around the head hanggang sa matapos natin yung blending. So, wala naman siyang, ano, hindi niya ayaw niya ng fade, ayaw niya ng skin fade. So, gusto lang niya na medyo bawasan yung gilid. So, ayaw niya na sobrang may peso, gumamit niya yung number 2 guard. So, kailangan patanungan palagi natin, ganong kanitis, ganong kakapal, pwede pa yung simula sa number 4, number 3. Then, kliyente nyo, okay na ba yung nipis na yan o may nipisan pa. So, ayun po.
wag agad natin babanatan ng sobrang nipis sa ibang mga kliyente. So gamit po ang aking Sonar DT na gamit ang wall blade. So gumagawa tayo ng line up ng kanyang mga buhok pati na rin yung balbas niya. So para mas madaling shave po. So ibig sabihin, naiporma na natin yung ano, lilinisin na lang natin ng labaha pagkatapos ng trimmer. So yun po yung purpose ng trimmer. So kumbaga nilaline up na ng trimmer, para hindi na medyo mas madali po ilabaha yan kapag nakaline up na ng trimmer. So optional lang po yan kung meron kayong trimmer. So mas maganda pa rin po yung trimmer kung ano na, kung naka zero gap yung trimmer nyo para medyo mas sharp yung kanyang pagkakagawa. So kung makikita nyo, sinisilip na namin yung hairline niya, hindi tayo umaangat para natural yung magiging tubo na niya. Hindi natin pinataasin yung pag-line up niya kasi na pag tumubo yung buhok, kuwari, nag-line up kayo na medyo mataas sa hairline, then pag tumubo yun, mahalata-halata yung buhok. So, mas gusto ko po palagi yung kung saan lang po yung hairline, kung saan tumutubo lang yung buhok. Yun lang po yung shishape up natin. So, matapos natin gumamit ng taper, lilinisin lang po natin ng gamit ang labaha or straight razor. So, kasama na po yung balbas dyan. So yung bigote hindi na natin kailangan kasi medyo manipis pa yung bigote niya. Ito lang, linis lang namin ng konti yung beard niya. So marami yung tatanong sa akin, Selfies, naglagay ka ba ng shampoo or hair grower sa balbas mo? Tutusin po, hindi ko na-expect na magkakabalbas din ako, pero patitingin lang yun, hindi naman kasing dami ng balbas ng katulad ng ginagupitan ko. So, ano po yan? Siguro sa pagtandaan niya. Kasi minsan yung ibang tatanong mga medyo bata pa eh, pero iba po, depende rin po kasi yan. So, yung ginagupitan ko is now, I think 20 years old. Pero kung makita niya, medyo balbasarado na siya. So, lahi-lahi lang po siguro yan or kung hindi nyo hihintayin humaba, talagang hindi kayo magkakalabas kung mayat-mayat sinishave nyo. So subukan nyo huwag mag-shave ng ilang linggo, ilang buwan, tingnan nyo kung may tutubong balbas. So pag may tumutubong balbas, ibig sabihin, may chance kayo magkaroon ng balbas talaga. Kasi sanay tayo mga Pilipino na mayat-mayat nag-shave. Kasi hindi naman uso talaga. Ngayon, uso na sa Pilipinas yung mga bearded. So, pero kung makikita nyo sa abroad, talagang halos lahat ng tao is may beard. Tapos talaga mahahaba. Kasi yung mga foreigner naman po, talagang malbasin yung mga yun. Tayo lang mga Pilipino makikinis. So, ginawa lang po natin yung ano, shape yung sa baba niya. Kasi meron na nakita na siyang previous na sinundan lang natin yung ayaw mo na kasi yung medyo. No? So, sinundan lang natin yung lineup ng beard niya sa ilalim sa may leeg. Pero ito sa leeg, hindi ko po gagamitan ng labaha yan. Kasi medyo mabigat yung kamay ko. Ayaw nang gumamit ng labaha sa iba. So, pag sa leeg, sinishave na natin ng shaver. Ang aking shaver at saka mas malinis pa rin naman kahit paano kapag yung shaver, pero depende na rin siguro yung sa nagsishave kasi marami talaga nagsishave na medyo pero para sa akin tama na yung shaver. So yan, so gamit lang po ulit number 2 guard, linis lang po natin ng konti. So kung makikita nyo may mga dark spots kasi medyo may kalusugan sa pamangkin ko,
So hindi po natin naiiwasan yung minsan pagkaganyan, may mga napufold ng mga balat. So hindi na natin mahabol yung mga nagpufold ng balat sa ulo. So hindi natin naiiwasan nakakaroon ng dark spots. So nililinis lang po natin, minsan gumagamit tayo ng downward stroke kasi minsan yung buhok is iba yung tubo. So hanapin lang po natin yung direction kung saan tumutubo yung buhok, then sasalubungin natin ng clipper para makuha. So konting linis lang po gamit ng number one guard. So yung mga edges lang po yung para mas mag-appear yung lineup ng buhok. Pagdating sa likod, gamit lang ang trimmer. So, pinuputulan lang natin. Ayan. Lalign up din natin yung ayaw nyo nung, kasi merong neck taper na tinatawag na para maka-fade yung style. Para sa kanya, gusto nyo putay. So, ayun ba? Ayan. Patapos na yung gupit na natin. So, nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe sa akin. 850 plus na po tayo. So, salamat sa mga nagtitiwala. So, entertainment lang po to. So, kung may mapulot kayo, hindi ko nilalagay na tutorials. Kaya dahil ayokong magturo ng gupit na hindi naman ako professional. So, yung purpose ng vlog ko is entertainment. So, kung may natututunan kayo, thank you. At sana makasubscribe kayo para sa doon sa mga bagong bisita natin dito sa channel na to. Please do subscribe to my channel. Marami pa po tayo mga video yung i-upload dahil patuloy lang po tayo nag-aaral. So, Sampits the Happy Barber signing out. Thank you very much. God bless all.